Kasunod ng proklamasyon ng mga nanalong senador, pinaplansyo na ng COMELEC ang pag-aanunsyo sa mga uupong party list group oras na mabilang ang botong manggagaling sa Lanao del Sur. At live mula sa PICC, nasa frontline ng balitang yan si Greg Gregorio. Greg, anong update dyan? Yes, Gretchen, tinitingnan ngayon ng NBOC ang posibilidad nga ng pagpaproklama ng mga nanalo ng mga party list groups sa darating na Miyerkules o Huwebes. Ito'y kaugnay nga ng iniintay pang certificate of canvass na manggagaling sa probinsya ng Lanao del Sur. Sa panayam ng Radyo 5 kay COMELEC Commissioner George Garcia, sinabi niyang tatapusin pa kasi ang special elections na gaganapin sa 24 ng Mayo sa 14 na barangay sa Lanao del Sur. Nasa higit 600,000 na boto pa ang inaasahan ng COMELEC mula rito. Paliwanag ng NBOC, kailangan ang bilang na ito para matukoy kung sino sa higit 170 party list groups ang makakakuha ng pwesto sa Kamara. Alinsunod sa batas, ang party list na makakuha ng 2% mula sa kabuang bilang ng mga boto para sa party list groups ay magkakaroon ng isang pwesto. Dalawang pwesto naman kung makaka 4% at hanggang tatlong pwesto kung nasa 6% pataas. Pero paglilinaw ng COMELEC, hanggang tatlong pwesto nga lang ang pwedeng makuha ng nanal ng pinakamataas na botong nakakuha ng party list na nakuha ng pinakamataas na boto. 63 seats ang pupunan ng party list representatives sa Kamara. Gretchen, matapos nga ang proklamasyon kahapon ng Magic 12 ay nagpaalala ngayon ng Commission on Elections sa lahat ng mga kumandidato na tuloy man o nag-withdraw, nanalo man o hindi, na kailangan nilang maghain ng kanilang statements of contributions and expenditures o SOCE hanggang June 8. Isa kasi sa kailangan malaman ng COMELEC ay kung pasok ba sa spending limit yung naging paggastos ng mga ito sa kanilang kandidatura, dahil kung hindi, ay posible silang hindi makaupo sa pwesto o kaya maharap sa posibilidad ng perpetual disqualification from holding public office. Dagdag pa ng COMELEC, patuloy din ang pagtutok nila sa mga reports ng vote buying. Isa itong election offense, kaya sabi ng komisyon, kahit ang mga nanalo ay posible nilang habulin pa. Gretchen? Greg, 63 seats tayo for the party list winners, ano? Pero meron na ba tayong bilang ng mga party list na nakapasok? Para pag tumingin ang ating mga kapatid dun sa resulta, dun sa website, makita nila kung sino yung nakapasok dito sa 63 seats na ito. Gretchen, maaari kasing ang titingnan ng ating mga kababayan ay yung nasa unofficial count ng PPCRV o kaya naman ay yung sa website ng COMELEC. Pero sabi kasi ng komisyon, hanggang hindi pa nila natatanggap yung COC mula sa Lanao del Sur, ay hindi pa sila makapagbigay ng bilang ng mga party list groups na posible na ngang mabigyan ng isang pwesto sa Kamara. Dahil paliwanag nila, hanggat wala pa yung higit sa 600,000 na boto mula sa Lanao del Sur, ay hindi pa nila mako-compute yung denominator para makuha nila yung 2% na magsisilbing threshold para malaman nga kung sino sa mga party list groups yung makakapasok sa Kamara. Gretchen? Okay, maraming salamat, Greg Gregorio.